Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito naman sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aklat ng Deuteronomio ay ang ikalimang aklat ng Pentateuch o ng Torah. Ang salitang Deuteronomio ay nangangahulugan na pangalawang batas o kaya pangalawang beses na paglalahad ng batas. Ang buong aklat ay parang pagninilay ng mga nangyari sa mga Israelita mula ng paglabas nila sa Ehipto. Pinapaala uli sa kanila dito ang batas na ibinigay sa kanila doon sa bundok ng Sinai, na dito ay tinatawag na bundok ng Horeb. Ito ay parang speech ni Moises bago pumasok ang mga tao sa lupa na ipinangako sa kanila. Matatapos na kanilang paglalakbay sa disyerto, hinahanda na sila ni Moises na pumasok sa lupain ng Kanaan. Kaya sinabi ni Moises na dapat nilang isipin na ang mga naganap sa kanila, kakaiba ito. May Diyos pa ba na naglabas ng kanyang bayan mula sa pagkaalipin? Wala, kasi wala nang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Gumawa siya ng maraming kababalaghan upang makalabas sila sa Ehipto. Tinuruan sila ng Diyos mula sa apoy doon sa bundok ng Horeb. Patuloy niyang pinapadala sa kanya ang kanyang presensya sa pamamagitan ng haliging apoy sa gabi at ulap sa araw. Pinuksan niya ang mga bansang mas malalakas sa kanila, alang-alang sa kanyang pagmamahal sa kanila. Patuloy niyang pinapakita sa kanila na walang ibang Diyos kundi siya lamang. Kaya sabi niya, kaya kayo naman dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos
at tuntunin na binigay niya sa inyo upang ipakita na mahal din ninyo ang Diyos. Ang pagsunod ninyo sa mga ito ang magbibigay sa inyo ng garanti na mananatili kayo sa lupain na ibibigay niya sa inyo. Malakas ang influensya ng mga propeta sa hilaga ng bansa sa pagkasulat ng aklat ng Deuteronomio. Kahit na marami mga pangyayari at bahagi ng batas ay inulit lang dito na matatagpuan din sa aklat ng Exodo, Levitico at mga bilang, may kakaibang emphasis dito. Ang pagkakaiba ay ang pagbibigay halaga sa pag-ibig. Ang gawa ng Diyos ay dahil sa mahal niya sila. Pati na ang batas ay ibinigay niya sa kanila kasi mahal niya ang kanyang bayan. Ang pagmamahal ay dapat suklian din ng pagmamahal. Mapapakita ng mga tao na mahal nila ang Diyos sa pagtupad nila sa kanyang mga batas at tuntunin. Kaya malakas ang emphasis sa pag-ibig. Hindi ba ito rin ang sinasabi ni Jesus sa atin? Kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Magandang tingnan ang batas ng Diyos bilang tanda ng pagmamahal niya sa atin. Hindi ito pang-control sa atin. Inuutusan niya tayo kasi mahal niya tayo. Ginagabayan niya tayo. Sa paggawa din natin sa kanyang mga tuntunin, maipapakita natin ang pagmamahal natin sa kanya. Nagtitiwala tayo sa kanyang salita at sinusunod natin ito. Kaya madalas din nating marinig sa mga salmo na mahalin natin ang utos ng Diyos. Ang iyong salita, Panginoon, ay nagbibigay ng buhay. Sa pagtupad namin ng iyong mga salita, nagkakaroon kami ng buhay. Ito ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.